So ayun, welcome back sa channel ni Brooks Gaming. So nandito na naman tayo sa nilalaro nating play to earn na NFT game, ang Universe Wars. So in-update tong game na to noong January 4, 2024. So nung nakaraan lang is in-update yung Universe Wars. So Ascension na siya ngayon. So 2.0. So tingnan natin kung ano yung mga nabago dito and kung paano tayo makaka-earn. So dito sa website ni universewars.io, so dito mo makikita yung mint, inventory, PBE, market, rankings, and yung profile mo. So kailangan mo lang dito is mag-create ka lang ng account. So gagamit ka lang dyan ng email mo, and then gagawa ka ng password, and then ililink mo lang yung MetaMask wallet mo. And then nandito yung kanilang token, yung WAR token. So dati wala siyang WAR token, so meron na silang nilabas na WAR token. Then katabi niyan yung USDT, kung meron kang USDT do, pwede kang mag-deposit and withdraw. Then yung account mo. So yun yung Brooks Gaming natin. So Universe Wars Ascension. So nirelease nga siya nung January 4, 2024. So nandyan yung mga website nila. So meron silang Twitter, Telegram, Discord. And then nandito yung white paper nila kung gusto nyo basahin. And then nandito yung bagong game features niya. So dito pwede kang mag-mint ng Warbot. So mamaya pakita natin yan kung magkano yung minimum Warbots nila. And then nandito yung quest. So meron daw yan 10 levels. And then yung dungeon nila is 10 levels din. And then meron silang marketplace. So dun ka nga bibili ng mga Warbots and pwede ka rin magbenta. So yung deathmatch nila is coming soon pa, pati yung arena. So nandito yung total deposit. So bago pa lang. So fresh na fresh pa. So 47,416 USDT. And then yung total withdraw niya ng mga player is 240 pa lang. And then yung total user pa lang is 776. Bali yung dati, yung nakaraan na nireview natin is nag-reset na yun. And then dito mo naman makikita yung mga nakapagbenta ng kanilang mga Warbot. So dito tayo sa mint. Click lang natin yung Warbot. So pwede ka mag-mint dito ng isang Warbot sa 10 USDT. So ito na daw yung total na minted, 3,864. Then merong rarity yan. So merong common, uncommon, rare, epic, legendary, and mythic. So swerte yan lang sa makukuha mong Warbot. So yung percentage ng common daw is 40%, uncommon 30%. So malaki talaga dun. So yung chance mo lang sa rare and epic and legendary is nasa 25%. Sa mythic naman 0.1% lang. Pero nandito yung minimum stat nyan and maximum stat. So meron tayo dito yung mga minint natin na Warbot. So meron tayo dito yung mga chest. So buksan natin to. So buksan muna natin tong isa. So ito yung nakuha natin. So meron tayo nakuha ang rare, si Nexus. So yung level 1. Tapos yung attack niya is 58. Defense naman is 70. Yung buhay niya is 64. Nandyan mo din makikita yung stats niyan. So okay natin. So yung pangalawa, buksan din natin. So open selected. So yun, common lang yung nakuha natin. So level 1, 19 yung attack, 16 yung defense. And then yung buhay niya is 23. Select natin tong kaululihan. So open selected. So rare ulit yung nakuha natin, si Quantum. So yung attack niya is 65, defense 79. And then yung buhay is 67. So okay natin. So dito sa inventory, so check natin yung mga Warbot na na-mint natin. So meron tayong dalawang rare and isang common. Then dito naman sa items, so wala tayong items. Tapos dito sa PBE, nandito yung quest nila. So dito sa quest 1 hanggang quest 10. So para makapunta ka dito sa pangalawa, so kailangan mo ng 3 WAR token. So dito naman sa isa, sa dungeon. So ganun din. Dito sa dungeon 1, always unlock. So pwede kang makibattle dyan ng makibattle. Unlimited naman yan. Hanggat di nauubos yung energy mo. Then dito sa market, so pwede kang bumili dito ng Warbot mo or ng item. So pwede ka rin mag-sell dito. So dito yung presyo ng pinakamababa, yung common is 8 USDT. So nagkakalagayan ng
400 plus pesos. So kapag legendary, pwede mo mabenta ng 85. So ayun, mababa lang binenta. And dito sa ranking, so meron dito ang top 100 power ranking. So meron ding reward yan kapag natatapos yung season. So dito naman sa profile, so ito yung nabago sa kanila. Meron na silang referral. So ikakopy mo lang yan. Then pwede mong i-share yan, yung link mo, sa mga gustong mag-try nitong Universe Wars Ascension. So kailangan mo lang gamitin dito is yung USDT Binance Smart Chain mo para makapag-deposit ka. And then yung minimum deposit daw nila is 1 USDT. So yung deposit process daw takes up to maximum of 2 minutes. Then wallet configuration. So nandyan yung MetaMask na nakakonect sa atin. Then dito mo rin makikita yung deposit history, withdrawal history, transaction, daily activity, referral info, and then account security. So balik tayo dito sa mga warbot natin. So flip lang natin to. Makikita natin yung pinambili natin. So 10 USDT. So wala pa tayo na generate na USDT. Then yung token wala pa rin. So tatry natin yung kanyang bagong game modes dito sa PBE. PBE. And then quest. Then select lang natin to. Yung quest 1. Then magse-select lang tayo dyan ng warbot. So, yung kalaban natin is buhay lang is 8. And then yung attack niya 8 din. And then yung defense niya is 8. So select warbot tayo. So isa lang yung i-select natin. Select natin ito. Yung common natin. So, try lang natin. So attack natin. So yun, ubus na yung buhay nung kalaban natin. And then nanalo tayo ng 0.05 USDT. So pwede pa uli nating ilaban yan. So meron niyang dalawang attack per day. So ito din yung nakuha natin. Meron siyang dalawang attack per day. So attack pa ulit natin. Ayun, nabukasan tayo. Isang tira na lang siya. So yun, victory ulit. So meron tayong 0.05 USDT. Then attack naman natin yung iba pa nating warbot. So ito. Attack natin. So yun, victory agad. So isang tiran lang siya. So close natin. So meron pang isang tira to. So doon naman tayo sa isa. Sa dungeon. Dito naman tayo. So select warbot tayo. Click lang natin to. Then attack natin. So yung kalaban natin, ganun din yung buhay, 8 lang. So you won war token. So dito sa dungeon, dun ka makaka-earn ng war token nila. Then dito naman sa quest, yung USDT. So meron din tayong tagdalawang attack dito sa dungeon. So select lang natin yung warbot natin ulit. So ito ulit. So attack natin. So yun, depende pa no, kung meron siyang idadrop na token. So wala tayong nakuha nito. So victory lang. Click natin warbot, attack ulit. So meron tayo nakuhang gears. So daily meron tayo dito na 0.30 USDT dito sa mga na-mint natin. So ilalaban lang naman natin to ng ilalaban daily. And then kapag meron na tayong 10 USDT, pwede na tayong mag-withdraw. So dito sa inventory, so meron tayong items. Pwede yata natin itong ilagay dun sa ano natin. Pwede rin natin siyang ibenta. So sell natin. So magkano yung price nun? Market items. So mababa lang. So wag na natin ibenta. So yan, ganun lang si Universe Wars
Ascension. So ito yung bagong update dito kay Universe Wars na NFT game. So magmi-mint ka lang dito ng NFT mo. So yung minimum nila is 10 USDT. Then ilalaban mo lang siya doon sa dungeon and quest. So tatapusin mo lang yung daily. So meron tayong attack dito na 2. And then sa dungeon din is 2. So babalik tayo bukas para bumattle ulit. So ayan, sa mga gusto mag-try nitong Universe Wars Ascension, so ilalagay ko dyan sa description and sa pin comment yung link niya para madali nyo makita and madali kayong makapaglaro. Kung mag-invest kayo or bibili naman kayo ng NFT dito, so invest nyo lang yung mga perang kaya nyong mawala. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan sila tatagal or mawawala. So invest at your own risk and do your own research palagi. So si Universe Wars is nagraran na ng 5 months. So 5 months before, ilaro na rin natin siya. Ginawa na rin natin siya ng video. And then hanggang ngayon is gumagana pa rin. So ayan, good luck sa inyo guys. And see you on the next video.